Zombie Apocalypse. Hello, so it's vlog time, mga kailan. Welcome po sa Manong Ilocano Channel. So just decided na medyo sisipag-sipagan ko po yung pag-upload ko ng aking videos, mga kailan, kasi medyo tagilid tayo sa watch hours. Mag 1 year na kasi ako this coming June at medyo marami-rami pa yung aking bubunuhing oras, mga kailan. That's why I need to become diligent in uploading videos, my dear countrymen. So puli, kakayanin po natin yan kasi medyo talagang kulang na kulang po tayo sa oras kasi binabalansin po natin yung ating trabaho at yung ating mga vlog. Kaya medyo madalang po yung upload natin. But actually, my dear countrymen, hindi naman po ako nagmamadali. Kung hindi ko man po ma-reach yung monetization this coming June, okay lang, wala pong problema dyan. So sa episode na to, mga kailan, syempre cooking pa rin yung ating main content. Kaya tayo po yung magluluto ngayon ng chicken feet. Ayan, o yung tinatawag namin sa Ilocano na karukay. So matagal-tagal na po tayong hindi nakapag-ulam ng karukay, mga kailan, kasi medyo hirap ng buhay, hindi rin ako makabili ng karukay. So without further ado, my dear countrymen, tara na po at lutuin na po natin yung ating chicken feet adobo. So lagay lang po tayo ng mantika sa kawali natin. Ayan, saktong-saktong mantika lang. Okay, nigisa natin tong bawang natin. Then sunod agad natin tong sibuyas natin para hindi masunog yung bawang natin, mga kailan. Gisa-gisa lang natin siya. Then lagay natin ngayon yung ating paanang manok. Gisa lang natin siya ng mga around 5 minutes. Ngayon maglalagay na po tayo ng toyo. Ngayon maglalagay na po tayo ng suka. Lagay din po tayo ng oyster sauce, mga kailan, para medyo malasa yung recipe natin. Lagay din tayo ng tubig. Palalambutin lang po natin itong paanang manok natin ng mga around 30 minutes, mga kailan, para malambot na malambot siya. Habang kumukulo, kailangan nating halu-haluin para maging balance yung pagkakaluto ng paanang manok natin, mga kailan. So mas maganda sana kung mayroon tayong pantakip, mga kailan, pero unluckily wala tayong pantakip, kaya ganyan na lang muna. Ayan, medyo natutuyo na po itong recipe natin, pero may katigasan pa, kaya magdadagdag po tayo ng tubig niyan. Dagdag lang ulit tayo ng tubig, mga kailan, para mas maging malambot talaga yung recipe natin. So patutuyuan ulit natin to, mga kailan. So yan, natutuyuan ulit yung pangalawang tubig na nilagay natin, mga kailan. And malambot na rin po yung paanang manok natin. So ilagay na po natin yung mga ibang ingredients natin. Ilagay po tayo ng paminta, pampabango sa recipe natin. And maglalagay din tayo ng sili para may twist yung recipe natin, mga kailan. Maglalagay din po tayo ng brown sugar, mga kailan, para lasang sweet and spicy yung recipe natin. Ayan. So, haluin lang natin ng konti. Medyo hininaan na po natin yung apoy natin para hindi masunog yung niluluto natin, mga kailan. So antayin lang po natin na ma-absorb nung paanang manok natin yung mga nilagay natin yung ingredients, mga kailan. So ayun, mga kailan, ito na po itong recipe natin. Ito na po yung adobong chicken feet natin. Ayan, kain na mga kailan. Ito yung niluto nating ulam. Oh, ito na po yung ating chicken feet and karukay. So let's eat, my dear countrymen. Kainan na. Where should I start? Mm.
on down. Nakakatamtaman lang po yung pagkakaluto niya. Hindi siya masyadong malambot at hindi rin siya masyadong matigas. Problema kasi, wala akong pantakip kanila dun sa pinaglatuan ko. Kaya hindi natin siya napalambot ng gusto. Tuman natin yung sabaw. Oh, my goodness. Lagyan na lang natin dito para hindi siya makasagabal. Ayan. Tutala ko lang naman yung kakain ngayon dito. Yung sabaw niya, lagay natin dito sa kanin natin. Mm-hmm. Tapos yung sili, lagay natin dyan. Okay. Diyan ka muna. Standby ka lang dyan. Medyo talagang sweet and spicy yung flavor ng linuto natin, mga kalian. Pero medyo nakukulangan ako sa anghang kaya may sili pa rin ako. Medyo kinuntihan lang natin yung rice natin yan, mga kalian, kasi ano, medyo makolesterol tong ulam natin para hindi naman ma-overload yung katawan natin ng kolesterol. Mahirap na. Ang problema lang pag ganito yung ulam, medyo mabuto. Marami siyang buto, mga kaalian. Hindi naman natin pwedeng lulukon yung buto. Sarap. Ayan, mga kaalian. Adobong chicken feet. Matulang. Pero masarap siya. Kahit mabuto. Ito kasi yung pinili kong ulam namin ngayon kasi double purpose siya, mga kalian. So may ulam na kami, may ulam din yung alaga naming pusa at saka aso. Nakatipid pa tayo. Lapot ng sabaw niya, mga kalian. Supposed to be, kanina, maglalagay pa ako ng konting cornstarch para pampalapot. Pero nung nakita ko, medyo talagang malapot na siya kaya hindi na ako naglagay. Para hindi naman siya ma-overlapot yung sabaw. Babanatan kita kahit mabuto ka. Inom na muna tayo ng nakuryenteng tubig. Ah.
kuryente ng tanong. Bal, itong niluto natin mga kalyan, 1 kilo. Mabili ko siya ng 100 pesos. Medyo may kamahalan na rin. Dati-dati, nung wala pang pandemic, 70 pesos lang yung 1 kilo. Ngayon, medyo mahal na. Ang problema lang talaga sa akin itong ulam, mga kalyan, talagang mabuto. Okay. Ganda ng combination ng tamis at saka ang hang, mga kalyan. Kaya ang saktong-sakto. Kaya ko kayang ubusin ito. Wow. Ang kasa, ang kakailian. Ang mayat. Naimas. Na itong kanin natin. Tingnan mo naman na pagbutuan natin, oh. Kung hindi ko kayang ubusin lahat yung nala sa plato, itong nasarap na lang. Hindi naman maganda yung pinipersa natin yung sarili natin sa pagkain, mga kalyan. Last 2, mga kalyan. Ang karukay natin, mga kalyan. Medyo mamantika nga lang rin siya. Uy, ko yung tatiim na po ito, yung kakailan ko ako. Sayang. Negative yung tata. Tingnan nyo naman yung nagputuan natin, mga kalyan. Hindi ko na mabilang kung ilang peraso yan. So that's it, my dear countrymen. Tapos na naman po tayong kumain. Kaya ako magpapaalam na ulit. Salamat ulit sa inyong panonood, mga kalyan. At sana po patuloy nyo po akong subaybayan at suportahan sa aking channel. Medyo malayo-layo pa po yung lalakbay natin bago natin ma-reach yung monetization. So please support my channel, my dear countrymen. See you again sa mga next episodes natin, mga kailan. So yun lamang po. Once again, thanks for watching and may God bless us all, mga kailan.